up mga kakotes, Megan Kuey dyan. Welcome sa Quader Knows, where learning is the name of our game. At kung bago pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo lang subscribe, like, and share buttons para mag-updated ka sa aming video. So for today's video, ayan, pagpapatuloy natin yung, eto, yung the book na Suceso de la Ila, de la Isla Filipinas. Ayan, kung saan ito ay isang libro in order to account the Spanish observations about the Filipinos and the Philippines. Yan, sabi natin na it was authorized by Dr. Antonio de Morga, isang Spanish lawyer and official in the Philippines during the 17th century. And now, iniwan natin yung previous lecture video sa isang question na, what is La Isla Filipina? Ayan, so ito, the Philippines was named in honor of King Philip II of Spain. Ito yung dating tawag sa Pilipinas bago pa ito maging Philippines. Next, in our previous lecture video, nabanggit din natin ano yung sucesos. Ayan, what is sucesos? Ayan, it is the events, happenings, and occurrence. So, the sucesos is the work of an honest observer, a versatile bureaucrat, and who knew the workings of the administration from the inside. Alam niya yung mga pangyayari, alam niya yung mga events, at alam niya yung mga nangyayari sa loob ng isang pamahalaan. Yan, ano yung suceso? Sila yung merong sila yung merong access, kumbaga ganon. Sila yung mga naka-VIP, kumbaga, sa if i-relate natin sa generation ngayon. And ngayon, as you can see, nandiyan si Rizal, anong ginagawa ni Rizal? And I think yung medyo nakaka-intimidate lang yung ginamit na picture dito ng ating pinagkukunang source na from FEU's Institute of Technology. And yes, me, Super K, is not claiming any kind of this on this PowerPoint presentation ha, kasi hindi naman namin ito gawa eh. Gawa ito kung ni-credit namin ito sa FEU. Okay, na team, excuse me, ayan, from slide sharing. Yun. So, ano ba yung objectives ni Dr. Sarisal? Siyempre, noon na, meron siyang objectives, alayunin sa kanyang mga sinusulat na nobela tulad ng Noli Metangere and Filibusterismo. At yun ay ang makapagpamulat ng mga mata ng mga Pilipino mula sa mga api at mga abuso ng mga Kastila mula sa pamumuhay, sa hanap buhay, at maging sa pamumuno o sa pamamahala na maaaring madala natin hanggang sa kasulukuyan. Ayan. So, ano nga ba yung results of yung mga objectives ni Rizal. Pag sinabi niyo yung objectives, ano ang mga layunin ni Dr. Rizal? Okay, so una-una, it is to awaken the consciousness of the Filipinos regarding their glorious ways of the past. Sinulat ni Rizal at ang nilayon ni Rizal ng aklat na ito ay makakatulong para sa mga Pilipino na maging bukas ang isipan at makita na meron ng mga Pilipino noong sinaunang panahon. Kaya nga natin na pag-aralan ng pre-Spanish era kasi gawa din ng history na ito. Kung wala ang history book na ito, ay syempre wala tayong mapag-aaralan ngayon. Second, to correct what has been distorted about the Philippines due to Spanish conquest. Sometimes, there are times na binabaligtad tayo ng mga Kastila. Sinasabi ang mga Pilipino raw ay mga mangmang hindi tinuturuan at walang kaalam-alam sa bagay-bagay at hanap buhay. Pero ang totoo, hindi talaga tinuturuan ng mga Kastila ang mga Pilipino dahil ayaw ng mga Kastila na malamangan sila ng mga Indio. At yon ang pangunahing kinakatakot ng ating mga Kastila. At pangatlong layunin ay ang layunin na mapatunay to prove that Filipinos are civilized even before the coming of the Spaniards. Hindi kailangan ng mga Pilipino ang mga Kastila upang maging civilisado ang kanilang pamumuhay. Civilized na ang kanilang pamumuhay maging noon kasi meron silang sariling komunidad. Ayan, meron silang pamayanan, meron silang mga tribo, meron silang sariling pagsulat at pagtanaw sa mga bagay na kanilang nararanasan. Ang ano lang, downside doon is
hindi sila yung, alam mo yun, yung pinapandi nila kayang mapadali yung kanilang pamumuhay. Pero they are trying hard to survive during those times. Ayan, yun yung mahalaga sa mga Pilipino. Nagsasakripisyo sila at marami silang mga ginagawang mga bagay-bagay na siyang masasabi natin na meron na at buhay na ang kulturang Pilipino na sa kayon nga, iba nagagawa natin, di ba? Nararanasan pa natin ibang mga tradisyon na namana natin mula sa kanila. Okay, so ngayon, sino naman si Ferdinand Blumentritt? Ayan, si Blumentritt, the Blumentritt's influence on Rizal, paano nakatulong si Ferdinand Blumentritt? Ayan, so, pero, bago tayo mag-ano dyan, kikilalanin muna natin kung sino si Ferdinand Blumentritt. Ayan. Okay, ayan. So, sino nga ba si Ferdinand Blumentritt? Okay, wait. Ito tayo makita puro Wikipedia. Ayan. Wait lang. Okay, si Ferdinand Blumentritt ay isang Austrian teacher, isang guru siya, na pinanganak noong September 10, 1853 sa Prague, ayan sa Prague. And he became a close friend of Rizal and translated Rizal's Noli Me Tangere into German. Si Ferdinand Blumentritt po ang nagsaling wika ng nobelang Noli Me Tangere sa salitang Alemanya o salitang Aleman. Ayan, so Blumentritt exchanged numerous correspondences with Rizal, which provided a critical reference for Rizal historians and academicians. Ayan. So the correspondence between him and Rizal all serve as a representation of the Filipino-Austrian relations. Meron na pong pagkakaisa at pagkakaugnay ang mga Pilipino at ang mga Austriano na makipagtulungan para sa ikabubuti ng literatura ng ating sariling atin. Okay, so dito, Ferdinand Blumentritt has encouraged Rizal to write about the Philippines pre-colonial history. So, si Ferdinand Blumentritt po ang hikayat kay Dr. Jose Rizal na isulat ang mga pangyayari at naganap noong Philippine pre-colonial history. Pag sinabi natin pre-colonial history, ito ay bago tayo mapunta sa panahon ng pananakop ng kung ano-ano mang lahi, katulad ng unang-unang mga Kastila, Amerikano, Japones at ng mga pirata. Okay. So, this time, let's end this lecture video para kay Ferdinand Blumentritt. Nalaman natin si Ferdinand Blumentritt ay isang Austrianong teacher o guro na siyang nakausap ni Rizal at nakasundo ni Rizal na maging katuwang niya upang ma-boost ang confidence ni Rizal na gumawa ng patungkol sa pre-colonial history ng Pilipinas. And also, si Ferdinand Blumentritt din, dahil nga na-motivate niya si Rizal, syempre na-motivate din si Ferdinand Blumentritt na i-translate yung ating Noli Me Tangere sa wikang Aleman or German na siyang pinakalat sa Germany, of course, and sa iba pang bahagi ng Europa sa tulong ni Ferdinand Blumentritt. And ganon kagaling ang naging samahan nilang dalawa. Kumbaga, ano sila, mutual, give and take. So, syempre, si Blumentritt may natutunan mula sa historia ng mga Pilipino. So, bilang kapalit, si Ferdinand Blumentritt ay nagsalin pa at mas pinaintindi sa kanyang sariling bansa kung ano man yung sinulat ni Rizal na tungkol sa mga Pilipino na nakatira sa Pilipinas. At yun yung Noli Me Tangere. Kung saan ang Noli Me Tangere ay nagsasaad ng mga suliraning panglipunan or mga social issues na masasabi nating tunay na nangyayari sa kasalukuyan at sa maging panahon ni Dr. Rizal. Maraming salamat at yun lang.